sobrang feel ko blessed ako kasi parang after 16 years ng ano na wala akong ate tsaka kuya, parang this time bumawi si Lord tapos binigyan ako ng mga 40 na mga ate tsaka kuya, walang kasing gulo, walang kasing chismoso tsaka chismosa tsaka yun, masaya. Tapos pag may problema ka, may lalapit sa'yo, tapos itatanong kung okay lang ba ako, ganun, o ano, tapos patatawanin nila ako, yun. Tapos may kasama sa mga gimmick, yun. Tapos may mga love advisor, tsaka shiver advisor, ganun. Tsaka may mga nagtuturo sa akin ng mga ibang bagay. Tulad ni Kuya Rex, tinuro niya sa akin yung pag-blow ng kandila sa cake. Yun. Ganun yung, yun yung napipili ko sa pagkakaroon ng, ng mga agu ate at mga kuya. Siyempre, pagdating siguro sa experiences, yung experiences in detail, may kaibahan kasi yung mga set of people na kasama mong nag-a-apply, yun, iba. Pero overall, sa ano, sa kung may difference ba, sa tingin ko wala. Kasi, yun, malapit naman ako sa, ano eh, sa Lakatan. Parang ang adopted Lakatan na ako. Tapos, yun, Langgosti pa ako, ano, yun. Parang, I had the best of the two worlds, yun. Nakakapagod pero sobrang fulfilling. Yun yung first pautahan experience ko. Naranasan ko na mag-questions night na walang extrang damit. Tapos yun, nag-overnight ako sa questions night na hindi naliligo. Hanggang ano siguro, at aabot ng 30 hours na wala akong ligo. Yun, isa lang yung nasuot buong araw. Yun, pero nung mismong pautahan na, dun ko naramdaman na sobrang worth it pala. Sobrang worth it nung, yun, pag-overnight, napagalitan pa ako, yun. Pero, all worth it nung nagpautahan na. Kasi ganda ng venue eh, tsaka astig yung pautahan this year. Talo sa ano demokrasya kasi pagdating sa pagbibigay ng ano equal opportunities at saka sa pagpo-protect ng human rights at saka pagpo-promote noon, yung democracy yung sistema na or type of rule na talagang gumagawa noon. Siguro sa ano yung problema sa bansa natin is yung practice ng democracy. Di kasi masyadong maayos eh. At saka, ano ba, parang ano lang siya, kunwari yung laws natin, di ba? Sinasabi na pinamaganda yung mga laws natin kasi pa pinamaganda sa mundo. Kaya lang, yung pag-aan nito, pag-enforce nito, yun yung problema. Kaya yun, pareho lang siya ng democracy. Parang maganda na siyang form, a system of rule. Pero, yung practice, yun yung problema, yun yung lahat naman bagay eh, laging may disadvantage at advantage. Yung disadvantage ng pagiging babyface, probably yun yung mga tao, usually hindi nila ako tinitake seriously kasi mukha akong bata, ganyan. Tapos, ano, laging walang say, ganyan. Tapos sa mga GE subjects ko, hindi ako kinukuha ang leader kasi, ano, mas maraming mas mukhang matanda sa akin. Kaya yon, ano, kinukuha nila yung mga leader na mas matanda, tapos yun, naiiwan ako. Pero good thing na rin yun, kasi yun, pwede akong magtamad-tamad, hindi magpakita sa TV. Yung
yung advantage naman, syempre, hindi ako agad tatanda. Yun, makakatipid ako ng ole, di ba? Hindi ko agad lalabanan yung 7 signs of aging. Yun. One more chance. Maganda yung movie, pero siguro sa real life, sa situation ko ngayon, kung bibigyan ko ng one more chance, as much as possible, hindi na eh. Binigyan ko na sila ng chance eh. Yan. Pero, ayoko magsalita ng patapos. Or ayokong manguna or something. Kasi, lahat naman eh, depende sa circumstances. Kung nakamood ako para magbigay ng one more chance, kung nasa mood siya para humingi na one more chance, yun. Or ano ba, kung depende rin kung ganun ba niya binulyaso yung chance na, yung unang chance, or yun. Kung may opportunity pa ba, kung nari, bisibisihan na ako, majors na ako, baka hindi ko na siya magbigyan ng one more chance, diba? Talaga. Pero for the sake ng spotlight na to, sige, magbibigay ako. Siguro, yung ideal boyfriend ko, may enough na kagwapuhan para ma-attract ako. Tapos, matalino rin siya. Para, yun, basta yung nakakausap ko siya ng matino. Tapos, may say siya sa lahat ng mga pag-uusapan namin. Yung basta yung kaya magdala ng conversation. Tapos, mabait, syempre, family oriented, tsaka higit sa lahat, yung may backbone, tsaka may sapat na discussion, yun. Basta yung may backbone, yung kaya niyang panindigan yung lahat ng mga actions. Perks, syempre, yun yung pagkakaroon ng parang home, away from home, tapos, napipili mo yung mga kasama mo, tapos mas matagal mo silang makakasama. Kung kunwari, mas pwede kang tumagal doon ng ilang years, hindi lang kunwari yung samahan nyo, isang year. So, yung parang yung adjustment sa pagdating sa mga kasama, hindi ko na masyadong iniintindi. Natututo ako ng mga gawaing bahay, nagiging mature na ako, tapos, ano pa ba? Yun, masaya talaga kasi sa namin, sa apartment namin. Tapos yun, walang non-stop chikahan, non-stop gimikan, non-stop video marathon. Yun. Dati, si Carlene Aguilar. Ngayon, Carlene Aguilar na ako, tsaka Dennis. Si Carlene, kasi, yun, umanga ako sa kanya kasi, doon sa sinabi niya na handa niyang gawin lahat para sa anak niya, handa niyang isugal, pati pangalan niya, para mabuo lang, mabuo lang yung pamilya ni Calix Andreas. Tapos si Dennis Trillo, kasi, di ba, kala nga natin, wala siyang balls, kasi, hindi siya nagsasalita, ganon. Pero ngayon, parang, nung in-explain naman niya yung side niya, na, syempre, sabi nga ni Carlene, parang, yung problema nila, parang, between lang sa kanilang tatlo. Parang, hindi na dapat malaman pa ng public. Kaya naman si Dennis, ginagawa naman niya yung part niya, na pag-ayusin yung dalawang kampo, yun nga lang, in secret, hindi niya pinapaalam sa publiko. O yun, baka na-misjudge lang natin si Dennis. Pero, malamang, diba, Dennis is intelligent enough naman to do the right thing. Yun.